Sa videong ito, makikita ang itinatapon mula sa truck ang tinatayang 1,000 kilo ng carrots na nagkakahalaga ng 20,000 piso matapos hindi maibenta sa La Trinidad Benguet Trading Post. Umabot na nga lang sa 3 piso kada kilo ang bentahan ng carrots doon dahil sa oversupply matapos sabay-sabay na nag-ani ang mga magsasaka. Ramdam hanggang sa Metro Manila ang bagsak presyong mga gulay. Sa Marikina, 20 pesos na lang ang kilo ng carrots na umabot sa 180 pesos noong nakaraang taon. Maging ang repolyo, 20 pesos na lang ang kilo na umabot sa 300 pesos noon. Kalahati rin ang ibinaba ng presyo ng petchay. Habang ang sili na umabot noon sa 1,000 pesos kada kilo, 200 na lang ngayon. Ang broccoli, 120 na lang ang kilo, habang 80 lang ang kilo ng cauliflower. Baka mas bumaba pa. Pero kapag ka nawalan din ang ma-harvest dahil sobra, baka tumaas na naman. Mura naman po, magaan sa bulsa. Di ka po tulad nung dati. Mas makakabili po ng malaki-laki kesa dati. Dati, kalakalhati lang nabibili. Kabaligtaran naman sa presyo ng gulay Tagalog. Tulad ng ampalaya at talong na dumoble ang presyo. Ang ampalaya, 90, 80. Bakit po? Kasi nga ang mga bulaklak niya, tsaka ulan-araw, umaatras yung nahuhulog. Kumbaga hindi nagtutuloy. Halos kapareho rin ang presyuhan sa Kamuning Market. Paliwanag ng Agriculture Department. After Christmas and New Year, talagang bumababa naman ang presyo dahil yung demand din bumababa. Yung mga farmers kasi natin, yun bang sabay-sabay magtanim, sabay-sabay mag-harvest, may tendency na na-flat ang market. With the same product, di syempre, ang effect nun, bumababa nga ang presyo. Hindi rin daw tinatapon ng mga gulay. Ang ibang farmers, pag talagang mababa na lower than their production cost, yung mga iba nga hindi na i-harvest para maging isosoli as fertilizer. Ginagawa naman talaga nila yun. Nababahala naman ang ilang garlic farmers sa Ilocos Norte dahil nalalanta na ang ilan nilang pananim dahil sa pabago-bagong panahon. Ang ibang pananim hinayaan na lang masira dahil hindi na kayang isalba pa. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras.